presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa nang yan? Eh kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung patayin sila kaysa ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that. Wala mo pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, you make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ng gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin ang susundan ang tinatawag na nating due process. Ulitin ko, Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi porkit nakita ko talaga, napanood ko sa yon, kailangan pa rin pagdaanan ang tinatawag nating due process. Okay, so yun ang bahagi sa press conference ni Senate President Chase Escudero. So, nagkasagutan sila si Senador Risa Hontiveros at si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa isyo sa patayan at ang pagpunta sa impyerno. Balik natin, ha? Presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa nang yan? Eh kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay walang kung trabaho. Patayin sila kaysa ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa criminal, ma'am. So thank you for making that record. Kung pakialam sa criminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. But doon tayo pupunta. Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Yun ang bahagi sa kanilang sagutan sa isinagawang Senate hearing na 8 oras. At 8 oras ding nakaupo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nawala tayo sa ere kanina dahil biglang nawala ang kuryente ng tinalakay natin yung pasabog ni Senate President Chase Escudero. Sinabi nyo na in-encourage nyo ang PNP na i-encourage yung suspect na lumaban. Yes. Para mapatay, para masabing nanlaban. Correct. Para ito was a very incorrect. Correct, yes. Bombshell yung sinabi po ng dating presidente na meron na silang death squad, anuman ang pangalan yan, police o non-police ba yan, kasi it looks like what we are investigating now, yung ginamit na instrumento para sa war on drugs na nagbunga ng napakaraming extrajudicial killings. You are the record, Mr. correct, Chair. Ma'am. Tama thank you, ka talaga. Mr. Chair. Tama ka talaga. So ganito na lang. Huwag na lang yung pulis. Kawawa yung wala yung puta. Kung kukunin yung video footage kahapon, tila hindi naman siya nagbibiro kahapon. Ano nga ba? Dahil ang may kaso nga ngayon, kayo'y mas nakakaalam siguro ng statistics, ay yung mga pulis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinaprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Duterte's admission in the Senate hearing made spontaneously and as an admission against interest is binding upon him. This must be recognized as evidence. It is now up to the proper authorities to consider this statement carefully and ascertain the criminal liability of the responsible individuals. Okay,
Sinimula natin kanina, pero dahil na biglang nawala yung kuryente, so naputol. Eh, pagpatuloy natin ngayon, no? Lalo na na mainit na issue itong pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Senate hearing. So, may pahayag sa press conference si Senate President Escudero kaugnay dito. Ang malaking pinagkaiba kasi, kung mapapansin nyo, karamihan naman ang sinabi niya kahapon, sinasabi din naman niya nung siya'y pangulo pa. No, parang wala namang bago, di ba? Ang pagkakaiba lang... Okay raw ang audio, paki-comment lang mga kapatid, no? Ito ang bagong press conference. Sinasabi niya no nung presidente man siya pagkatapos siya maging presidente o bago siya naging presidente nung siya'y mayor, ito'y sinabi sa isang talumpati sa isang interview. Ang pinakaiba kahapon, lahat ng binitiwan niyang salita kahapon ay under oath, pinanumpaan. At sinabi niya yan ay totoo sa abot ng kanyang nalalaman na pwedeng magamit dun sa kasakali, pabor o laban sa kanya. Yun yung malaking pagkakaiba. Ngayon, madalas sinasabi ng ilang mga nakapalibot kay Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, na biro lang yon, nag-joke lang yon. Hindi marahil pwedeng sabihin biro pa kung ano man ang pinanumpaang sinabi niya kahapon. At hayaan natin yung mga abogadong timbangin yan, i-analyze yan. Dahil ang kagandahan ng transcript, hindi malalagay sa transcript yung ngiti o yung kung nagbibiro lang o hindi. Pag binasa mo ang transcript ng isang sinumpaang salaysay, walang emosyon yon, walang puso yon, talagang kung ano lamang ang nilalaman sa sinabi. At doon mo marahil mas matitimbang, mas ma-appreciate ano nga ba at gano'n nga ba kabigat yung kanyang mga inamin kahapon. Hinihintay ko yun dahil ang transcript lalabas mamayang hapon pa lang. Sa kanyang press conference ito? Ayokong pangunahan yan dahil hindi namin trabahong gawin yan. Hayaan natin ang komite o sino man nag-anayos magsampa ng kaso. Ayokong pangunahan ng anumang opinion kaugnay niyan dahil bilang abogado man ako, bilang taga-pangulo ng Senado, ayokong i-prejudge ang bagay na yan. Nais namin magsilbi bilang bihikulo para ito ay may lahat sa publiko dahil kung makikita nyo, dito siya sa Senado pinili na mag-appear. Dito niya sa Senado piniling sumumpa at magsalita. Gusto kong panatiling bukas yun sa kanya o kanino man. At ayokong maghusga laban o pabor man sa kanya o sino man na nagdanais magsalita sa Senado. Kaya kung mamarapati nyo, hindi ko sasagot yan. Napapasukan muna yan. Bagaman ako isang abogada. Sir, why do you think he made those admissions knowing that he is also a lawyer and he could get into trouble? We think differently. I think he is proud of the things he did and said. Nakita niyo naman siguro din kahapon yun. Mm-hmm. Hindi niya ikinakahiya yung kanyang ginawa at mga sinabi. Maliwanag yun sa kanyang statement kahapon. Ang problema lamang, ang kauna-unahang provision sa Bill of Rights nakalagay sa Article 3, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Yun ang kauna-unahang karapatan na nilagay sa ating saligang batas na pinag-aralan ng lahat ng abogado kaugnay sa karapatang pantao na dapat galangin hindi ng sinuman ng pamahalaan at sino mang nakaupo sa pamahalan. Sir, yung admission ni dating presidente na meron siyang death squad composed of gangster na pumapatay daw talaga ng mga criminal. Hindi masyadong napasukan yung kahapon. Sabi niya kasi sa hiwalay ng pagdinig daw tungkol lang sa kanya mismo, hindi ba? Pero narinig ko rin yun at dapat siguro sa susunod na pagdinig kung kailan man yun sa pareho hiwalay ay matalakay pa yun. Dahil ulitin ko, tila hindi naman siya nagtatago at natatakot kaugnay sa pag-amin sa mga bagay na yan. Pero nasa kamay na ng mga otoridad kung sapat na ba yung pag-amin yun para sampahan siya ng kaso. Sir, sa tingin niyo po ba makukulong na siya or ma-ICC na siya or doon sa mga sinabi niya kahapon or and doon sa to follow up doon sa point ni Celia, no? Para bang nilaglag niya yung mga PNP chief na doon sa mga sinabi niya kahapon? Isang tabi ko muna yung ICC.
Wala ako nalalaman kaugnay sa ICC at hindi ko alam kung anong talagang estado niyan. So hindi ko kayang komentaryon. Kaugnay ng paglalaglag, ang narinig ko kahapong sinabi niya ay ito. I am willing to take full responsibility. Me. Just me. Ang problema ko doon sa pahayag na yon ay ito. Siya yung walang kaso eh. Lahat ng mga PNP chief na nandun dati at chief of police ng Davao ay walang mga kaso kaugnay sa pagpatay. Ang may mga kaso, yung mga pulis na tila nakapikit at nakapiring yung mga mata o nakatakip yung mga tengang sumunod at ginawa yung akalain nilang dapat gawin. Sila ang may kaso. Sila ang na-dismiss sa serbisyo. Sila yung nakakulong ngayon. So, ang tanong ko, paano mo i-operationalize yun na ako lang? So siguro paraan ito ni Pangulong Duterte para i-operationalize yun. Kaya siguro matapang niyang hinaharap, sinasagot at inaamin ang mga bagay na yan. Dahil sa tinagal-tagal ng panahon, ha, 6 na taon ang kanyang termino, magtatatlong, dalawat kalahating taon na ang lumilipas, sila sa taas ang walang kaso. Eh, ba't nga ba? Lahat ng nasa baba ang may kaso. Eh, sir, ba't nga ba ganun? Tinanong yan ni Senator Jinggoy kay Senator De Lima, di ba? Na sa palagay ko, hindi niya nasagot ng diretso kahapon. Wala daw gusto mag-testify, sir. Oo, pero tandaan mo, lumabas na si Matubato at si Las Cañas more than 3-4 years ago. Yes. Wala pa rin nagsampa ng kaso. Kaya nga. So bakit nga ba? Kaya kasi ni Duterte pa yun, sir. Dalawat kalahating taon na lumilipas, natapos na yung time niya eh. Na, hindi para sa akin na sagutin yun o maghaka-haka dahil hindi naman bahagi ng trabaho ko yun. Pero ang sinasabi ko, siguro, kaya sa... May naisampang kaso, pero yung kasong naisampa ay nasa ICC, no? Sa International Criminal Court. Naisampa yan. Kinuhan ng mga testimony, yung sila si Batubato at iba pa. At may pari pa na... kinuna na ang testimony, lalo na yung pumanaw na pare, no? Pero, sa interview ni Pangulong Bongbong Marcos, sinabi niya na hindi babalik ang ating bansa para magiging miyembro sa International Criminal Court. Dahil, ang... Sabi niya, gumagalaw naman umano ang justice system sa ating bansa. Ngayon, kung nagsubaybay kayo sa mainit na isyong ito, mga kapatid, ating makita na naipit at napaamin ni Senador Reyza Hontiveros si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, sa pag-amin ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa isinagawang halos mga 8 oras siguro na Senate hearing noong Lunes, mga kapatid. Ukol yun sa extrajudicial killings. No. So, nagsagutan pa sila kaugnay sa pagpunta sa impyerno. No. Ang tanong, inaamin literally talaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang patayan. So, ang tanong, dapat ba siyang kasuhan at litisin? Oh, sige, pwede kayo mag-comment diyan, mga kapatid. So, dapat ba siyang kasuhan at litisin, lalo na sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Inamin niya na meron daw Davao Death Squad. Ngunit binubuo umano ng mga gangsters. Yun ang sabi niya, gangsters at mga mayayaman. Binanggit pa niya, yung mga mayayaman na yan ay gustong pumatay talaga. Lalo na sa mga kriminal. Tanong dito, ngayong umaamin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di basta-basta yon. Sa iba yung naganap na mga interview na pag-amin niya dahil nasa executive session at sinumpaan talaga niya ang salaysay na pahayag niya. Di tumadala na isang bero o isang joke lang. Malinaw na umaamin si dating Pangulong Rodrigo Duterte
At dito na masusubok, mga kapatid, lalo na ang gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na ipatupad ang batas laban sa mga gumawa ng karomal-domal na krimen. Ulitin ko, sa kasalukuyan, ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos na bumalik ang ating bansa sa pagiging miyembro sa International Criminal Court, kung tinatawag na ICC. Una, dahil walang jurisdiction umano dito sa ating bansa, kung si Senador Risa Hontiveros pa, ang Senado walang jurisdiction sa impyerno. No. So, yun ang isa sa dahilan na ayaw makapasok ang International Criminal Court, ICC. Walang jurisdiction. At ang pangalawang reason ay gumagalaw umano ang justice system sa Pilipinas. Kaya, hindi na kailangan yung International Criminal Court na tinatawag na ICC. Dahil, ang pagpasok sa ICC, ito'y panghimasok lamang umano sa galaw ng ating bansa. So kung ngayon ang kanilang panindigan, tanong, maipakita ba sa kasalukuyang administrasyon ngayon na gumagalaw nga ang hustisya sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso at lilitisin ang dating pangulo? Okay, tuloy natin si Senate President Chis Escudero. Yan, malakas sa loob niya kapon ay dahil nga gusto niyang akuin na yung responsibilidad dahil sa hinabahaman ng panahon, ang nagbabayad, ang nakakulong, ang tinanggal sa serbiso ay yung mabababang pulis at hindi yung mga nasa taas, nag-utos man o hindi. Kaya nga ang tanong ko, paano niya i-operationalize yung sinabi niya na ako na lang I take full responsibility. Ano ang proseso nun at paano yan mararamdaman ng mga tinanggal at nakakulong ng mga pulis ngayon? Na ayon sa kanila, ginagawa naman nila yung kanilang tungkulin. Di ba? So sir, with all the admission of the former president, dapat bang kumilos ang Department of Justice? Kasi sabi nga ni Presidente, former President Duterte, he's wondering bakit hanggang ngayon hindi siya kinakasuhan, matagal na daw siyang pumapatay. Again, nais kong basahin ang transcript mamayang hapon at kayo din. Magandang mabasa yung transcript. Nang walang emosyon, walang damdamin, wala ka mukhang nakikita, binabasa mo lang. Magandang makita yung mga pag-amin na ginawa niya doon upang matimbang ng buo at kompleto. Malamang, gagawin namin public itong transcript na ito. Pagbibigay alam namin sa media, sa inyo, o sino mang ahensya ng gobyerno magnanais kumuha nitong sinumpaang salaysay, hindi lamang niya, pero nung iba din mga testigo na nagsalita kapon. Sir, before Marlon, ano masasabi mo the way na hinandle yung investigation considering na umuulan na pagmumura po yung nangyari sa investigation? Well, magandang pinointout ni Senator Risa na OA yung pagmumura at walang lugar yan dito sa Senado. Sang-ayon ako doon. Ang sagot ng dating pangulo ay nagkukwento lamang siya at ang kinukwento niya ay nagmumura siya noon. Hindi yata totoo yun sa lahat ng mga pagmumurang ginawa niya. At magandang na point out yun ni Senator Risa dahil ayaw kong mamanhid ang Senado o ang lipunan o tayong lahat. Naisipin nating okay lang yun. Mm-hmm. Hindi okay yun, ha? Mm-hmm. At hintama nga, gaya naman sabi ko, na pinoint out yun ni Senator Risa kahapon. Mm-hmm. Nasobrahan ba yung Duke Court Justina? In-advise nyo na ibigay sa dating pangulo? Hindi naman. Nilagay din siya sa lugar niya, kaugnay sa kung kailan siya pwedeng magsalita at hindi pwedeng magsalita. Mm-hmm. Pangalawa, gusto nga niya hanggang porkit siya'y ganun. Mm-hmm. Gusto nga niya hanggang madaling araw, hindi naman ho tayong lahat ay ganun. Mm-hmm. At sa kawawa din naman yung staff na nandun naghahanda bago pa man sila dumating, ilang oras bago pa man sila dumating sa hearing kahapon. Marlon. Lalo kami yung kawawa din kayo pag mag dito ng mga hearings kasi yung maraming mga rules na na-violate si President, yung former President kahapon. Do you think yung chairman should do better in the next hearing? Pag may mga ating mga resource person, mga simpleng mga PNCO na police, kung pagsabihan sila pag nagkakaroon,
boses, nagiging emotional. Yan yung kahapon si former president. Nakikipag-argue kay Senator Visa on several points. I think Senator Coco did a good job more than what I had expected, especially given the fact na kung bibiliin mo ang mga miyembro ng Senado ngayon na hindi nagbabiyahe o dahil recess ngayon, sino ang bibiliin mo naman mag-preside na magiging patas at parehas at hindi papabor sa isang panig man o sa kabila? Hindi madali ang papel na ginampanan ni Senator Coco kahapon. At para sa akin, nagawa at ginawa niya sa abot ng kanyang makakaya ang pag-chair, pag-preside sa hearing na yon. At nabigyan ng pagkakataon, importante, na makapagsalita ang lahat. Sa totoo lang, ito ang kauna-unahang beses at pagkakataon na nagsalita, bumukas, at pinanumpaan ni dating Pangulong Duterte ang mga bagay na ito, kaugnay ng extrajudicial killings at drug war ng kanyang administrasyon. Yung pa lamang na nakapagbigay ng venue, ng avenue ang Senado para mangyari yon, malaking bagay na yon para sa akin bilang tagapangulo ng Senado. Senator. Again, gaya ng sinabi ko, tama at sangayon ako dun sa ginawa ni Senator Risa nung pinoint out niya at pinaalalahanan niya ang dating Pangulo at ang komite na panatilihin ang order sa Senado na ang pagmumura ay hindi normal, ang pagmumura ay hindi parte ng anumang proceedings at ang pagmumura ay hindi dapat isang bagay na maging manhid tayo na tinatanggap na lang nating normal at bahagi ng araw-araw nating pamumuhay. Not for me to say again. I would rather read the transcript first and let the lawyers who are interested in doing this do that. I would rather keep the impartiality of the Senate at this point in time without prejudice to any member of the Senate doing so at the proper time. Pero sir, dahil under oath na ginawa yun ng dating presidente, hindi na yung pwede niyang bawin at sabihin nagbibiro lang siya. Sa palagay ko, mahihirapan na siyang gawin yun. At kung kukunin yung video footage kahapon, tila hindi naman siya nagbibiro kahapon. Okay, Mean and then Cecil. Sir, yung sabi niyo lang na paano ba niya i-operationalize yung claiming responsibility since wala siyang kaso. So walang bigat yung sinabi niya that I claim responsibility for everything that happened in the drug. Hindi sa walang bigat. Nagtatanong ako, paano nga ba? Dahil lang may kaso nga ngayon, kayo yung mas nakakaalam siguro ng statistics, ay yung mga polis sa baba na sinasabi nilang kawawa daw, na sinasabi nilang pinaprotektahan daw. Paano i-operationalize yun? Dahil yung mga dating chief of police ng Davao at PNP chief kahapon, sa pagkakaalam ko ay wala naman silang mga pending na case kaugnay ng extrajudicial killing. Unless alam nyo meron. So anong sense nung pag-ako niya sa responsibilidad kung wala nga naman pala siyang kaso to begin? Siguro bahagi yung ginawa niya kahapon doon. Yung kanyang pag-amin sa maraming bagay na napanood at napakinggan nyo nga. Unang hakbang marahil yon para sa pagkakaroon ng responsibilidad kaugnay sa bagay na yan. Ngayon, reading ko ha, klarong magkaiba kami ng pananaw. At marahil magkaiba ng pananaw sa marami sa ating mga kababayan. Nung unang panahon, kaya sumikat, ika nga, o lumakas, sabihin mo na, ang mga rebelding grupo sa ating bansa. Dahil takbuhan sila ng naapi. Dahil siyempre, mabagal ang hustisa, kailangan dumaan sa korte, kailangan patunayan ang pagkakasala at wala pa tayong parusang kamatayan. So yung naape, may takbuhan. At agad nakakakuha ng hustisa sa bilang nila, siya yun eh. Agad makakakuha ng hustisa. Hindi ba parang nakakagaang ng pakiramdam yan sa ilan? Subalit, isang malaking subalit, sa parte ng gobyerno, hindi pwedeng maging ganon ng gobyerno. Mahirap man, matagal man, mabigat man, trabaho ng gobyerno, tiyakin na susundan ang tinatawag na nating due process. Yes, totoo yan. At sabi ni Amando Clarion, basa ko ito. Shout out. Brad Windell, sama na lang, huwag ka nang makialam
sa mga politiko. Pang-debate ka lang about religion, baka bangag ka rin noon. Grabe kang mag-react. Una, sa aking pahayag, sinabi ko ba na pabor tayo sa drug, sa mga drug users at nagbibinta ng droga? Hindi naman. Oh. Pangalawa, kung maalala ninyo, pare man o obispo o tayong mga laiko, huwag niyong kalimutan, mga Filipino citizens tayo. Citizens tayo ng bansang Pilipinas at bawat isa sa atin, mapare man, maobispo man, malaiko man, hindi lang para sa aral ng simbahan. Tingnan niyo si San Juan Evangelista. Nakapokus lang ba siya sa pagbiniyag? Bakit siya naputulan ang ulo? Dahil pinanindigan niya ang immoralidad sa namunuan, namumuno sa bansa nila noon. So, bawat pari, obispo, laiko, katoliko ka man o hindi, tayo'y mga citizens sa Pilipinas at may karapatan tayong makialam sa isyo sa ating lipunan. At bahagi yan sa teaching ng simbahan. No? Bahagi yan na makikipagbahagi tayo. Ako nga, alam nyo, ilang beses ako sumama sa PNP dito sa Osami sa raid sa mga Cebu. At witness sa mga na-confiska sa isinagawang by-bust operation o raid talaga sa mga bahay noong kasagsagan pa. Ilang bisis yan dahil nangangailangan sila ng media. Ang punto dito, wala tayong tutol sa kampanya batok laban sa droga. Dahil ang droga is demonyo yan. Pero dahil po pa sa kampanya laban droga, hayaan na lang natin na may mga madamay tulad nila ni Kian at ipalabas na nagbinta ng droga. Kaya nga yung mga pulis ay nahatulang guilty beyond reasonable doubt. Bakit ganon? Di po ba utos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag walang barel, lagyan niyo? No. Turuan ninyo na sila ay lalaban. No. Di po ba? Okay nga, ating tinatalakay ito, bahagi ito at social issue ito. No? Tuloy natin. Article 3, Section 1 states, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Hindi porkit nakita ko talaga, napanood ko sa yon, kailangan pa rin pagdaanan ang tinatawag nating due process. I think I've told this to some of you, but I don't know if you've heard this from me before. Alam niyo kung saan nagsimula sinasabi ng isang mayakdaan due process? Nagsimula yan sa Biblia. Sa kwento ni Cain at ni Abel. Sa kwento ni Cain at ni Abel, di ba, sinong pumatay kanino? Si Cain ang pinatay ni Cain si Abel, di ba? Kung maalala niyo Biblia, magkapatid. Hindi na nila nakover, sir. Tumatakbo. Tumatakbo. Alam ng Diyos ang nangyayari sa buong mundo. Ang tao sa buong mundo noon, apat pa lang, Eva, Adan, Cain at Abel. Di ba? Nung pagkatapos patayin ni Cain si Abel, tumatakbo si Cain. Anong sinabi ng Diyos na nalalaman dapat lahat? At Diyos yan, ha? Bakit ka tumatakbo, Cain? Anong ginawa mo? At nasaan ang kapatid mo? Doon niya sinabi yung popular at kinukot palagi na, am I my brother's keeper? Nasagot. Responsibilidad ko ba ang kapatid ko? Ayon sa isang mayakda, yan ang basihan ng due process. Alam mo man, yung ginawa, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong mapakinggan, kailangan mo pa rin bigyan ng pagkakataong sumagot. Ete lalo pa kung hindi mo alam at kidwento lang sa'yo.
The process may be long. The process may be difficult. Some of you may not appreciate it and may think na pag ako may kamag-anak na inape, gusto ko may matatagpuan ako na agad ako mabibigyan ng hustisa. Bakit hindi? Baka naman ganun tayong dati. Pero, mararamdaman mo lang yung halaga ng due process kapag ka ikaw na mismo yung inakusahan. Ikaw na mismo yung may asawa, anak o kapatid na pinatay o kinulong na lang basta-basta nang ni hindi man lamang tinatanong o natatanong o nabibigyan ng pagkakataong sumagot. Yun ang punto de vista ng gobyerno. Doon ang gagaling ang gobyerno. Rason kung bakit napakahalaga ng due process of law na tinatawag bago ang isang taong inaakusahan ay maparusahan anumang uri ng parusa yun. So sir, mabigat na violation ng due process yung sinabi ni dating Pangulong Duterte na ni-encourage niya yung mga polis na yung mga criminals ay manlaban na lang daw para may dahilan para patayin. And at the same time, ba't pa daw niya bubuhayin at gagastusan sa kulungan yung mga criminals? Ibigay na lang daw niya yun sa may hirap. A civilized society does not operate that way. And I believe that we are a civilized society. Okay, may I? Sir, isa na lang sa akin. Sir, yung inaako niyang responsibilidad sa lahat daw ng successes and shortcomings. Nandun ka pa ka. Sir, yung parang inconsistent lang, sir, yung nung pinapaako sa kanya ni Senator, tinatanong ni Senator Nisa, are you claiming responsibility for the death of Ian de los Santos and others who died in EJK? Ayaw na niyang i-claim yun, sir. Sabi niya, I will not claim anything from specific cases. Again, katanungan ko rin yun. Paano mo i-operationalize yung pag-ako niya ng responsibilidad na ilang ulit makailang ulit niyang sinabi kahapon? Dadamayan ba? Sasamahan? Akuin ba? Command responsibility ba? Hindi ko alam. Dahil sa ilalim ng command responsibility principle ng ating batas, hindi absuelto yung sumunod sa isang illegal na order kaugnay ng krimen. Okay, Cecil and Renee Moore. So, sir, ang mangyayari, parang rhetoric lang yung sinabi na kahapon kasi hindi naman magagamit ng mga defense na nais kong basahin at tingnan, pero curious din ako, paano nga ba ma-operationalize yun? Hindi para sa akin ang sagutin yun. Marahil, sabi ko nga, unang hakbang ito sa pag-operationalize niya nun. Pero hindi ako pwede magsalita para sa kanya. Oh, sir, another point. Yung sa house, iba yung focus nila. Tapos parang dito, naging avenue ng police na sinabi, he was forced to say something against. Paano yun? Parang pinagbabanggay? Actually, naguluhan ako dun. Saan pagaling yun? Hindi, saan pagaling yun? Ba't biglang... Invited. Dala nila ba ito? So, how do we anirin? Kaugnay ng EJK. So, actually... Ali, sir, pinupuwersa daw siya. At saka abante. May pagkakataon, ni-imbita rin naman siya sa Quadcom, may pagkakataon siyang ulitin yung kanyang pinanumpaan na salaysay dito, doon sa Quadcom, at harapin mismo yung mga inaakusahan niya na di umano namilit sa kanya na mag-execute ng affidavit. Pero, hindi ko na subaybayan yan. Pinirmahan ba niya yung affidavit? Hindi po. Hindi na daw pinakita sa kanya. Pinakita lang sa kanya. So, kinukwento lang niya na nagtangka. Pinressure. Hindi, nagtangka. Yes. Hindi nagtagumpay. Kumbaga, attempted. Pero so, hindi yung pwedeng maging dahilan para magkaroon ng rift between Senate and House dahil na inaakusahan yung resource person dito. Hindi naman dapat dahil, ulitin ko ha, inter-chamber courtesy dictates na hindi namin, kung sakasakali, pwersa yan ang sino mang mambabatas na inakusahan dito na mag-appear, mag-attend. Tulad lamang naman ang ginagawa ng Kamara kay Senator Go at Senator Bato. Hindi din sila pwedeng pwersahin mag-attend. Pero pwede naming imbitahin yung nag-aakusa. Inimbita nga namin si Garma. Inimbita nga namin si Kerwin Espinosa. Hindi nga lang nakadalo sa pagdinig na ito. Pero walang pumipigil sa Kamara imbitahan itong pulis na ito para kumprontahin siya dun sa akusasyon niya laban sa dalawa o tatlong mamabatas. Senator Bato is only for Senate protection para kung Bernard Rihanzo. Paano yung mangyayari, sir, kung nandito siya sa Senate?
Ikokonsulta ko yan sa mga miyembro ng Senado, kabilang na kay Senator Bato, dahil wala namang witness protection program ang Senado. Issue na rin yan ng panahon ni dating Pangulong Arroyo, naalala nyo. Wala namang, may mga testigo kami, kaugnay na impeachment, laban kay dating Pangulong Arroyo, naalala nyo. Minority pa kami, hindi kami majority sa Kamara. So, kanya-kanyang hugot na lang ng pagagastusan para maprotektahan yung testigong gusto namin protektahan. Ang dahil nga, wala namang ganong budget, sistema at batas kaugnay ng Senate o House Protection, Witness Protection Program. But I will discuss it with him to what extent we can help ensure the safety of this person. Bearing in mind, na nasa active service pa siya. Before Amor, sir, dun sa naging testimonies ng dating Pangulo, lumilitaw na sobra siyang gigil, galit sa mga criminals, lalo na sa mga drug suspect. Pero, kung totoo yung mga sinabi niya, mali lang po yung kanyang proseso para in-neutralize or lipulin yung mga drug suspect and other criminals. Again, meron tayong due process na tinatawag na hindi pwedeng ikalimutan at isang tabi lamang. Nakakalungkot na bilang abogado, alam niya dapat yun. Kung talagang emosyonal siya, mabigat para sa kanya, yung mga krimen, yung nakikita niya yung dugo ang bata, patay na. Nandun na ako. Lahat naman siguro tayo, ganun eh. Huwag niya akuin na siya lang yung masama ang loob doon. Siguro naman tayo lahat, pag may nakita nga patay, ginahasa, minutilate na bata, o sino man babae, o lalaki, o matanda, lahat naman tayo siguro magagalit eh. Pero yun ang pinagkaiba ng gobyerno, siguro, sa ordinaryong tao. Hindi mo pwedeng ilagay sa kamay mo ang batas. Kahit nga ang gobyerno, hindi nilalagay sa kamay niya ang batas. Dinadaan niya sa proseso. Again, a civilized government can do nothing less than provide an ensured due process to anyone and everyone. Gano'n mang kasama, gano'n mang kabigat sa dibdib natin, dahil ulitin ko, hanggang hindi ikaw mismo yung inaakusahan ng mali, hindi mo mararamdaman yung bigat at kahalagahan ito. May isa pa ako nais talakayin. Ayon sa ilang testigo kahapon, bumaba daw yung kriminalidad nung panahong may mga EJK at nagde-debate sila. So kinuha ko yung data dito sa LBRMO. Dahil siyempre, sinasubmit sa LBRMO ng DILG ang kada budget deliberation. So, yung crime index. Ang crime index na tinignan namin ay mula 2016 to 2018, same period ngayon. July 1, 2016 to April 21, 2018. Kinumpara namin sa July 1, 2022 at April 21, 2024. Para parehong datos. Hindi pwedeng bilangin yung buong termino ni Pangulong Duterte dahil pandemic tayo eh. Eh kung wala namang lumalabas, di ba? Hindi tamang comparison. So yung unang dalawang taon lang. Tandaan nyo, sinimula ng War on Drugs of 2016 pa lamang. Anong date na memorandum nung double barrel? July? O July 2016. Ang datos na sinubmite sa Senado ay crime index July 1, 2016 to April 21, 2018, 196,518. July 1, 2022 to April 21, 2024, 71,544. Mas mataas ang krimen nung panahong yon, 16 to 18, ng 60%, halos triple. Maraming patayan nga. Kasi nga, hindi mo pwedeng hindi bilangin yung patayan. Krimen pa rin yun eh. Extrajudicial killing nga, it's a crime. Hindi mo pwedeng hindi bilangin yun sa crime index. So they are claiming daw na mas safe, no? Nakakapaglakad daw kahit anong oras. So mas mataas yung crime nung time nito. Dami ng patayan. Yun ang sinubmit sa amin. Pinacheck ko lamang naman dahil na-curious din ako kahapon kung totoo nga ba yun. Dahil kasama yung bilang ng mga biktima ng drug war. Lahat naman yung alang naman hindi mo bilangin yun. Maraming pinatahimik. Hindi, sinasabi ko lamang ay hindi yan sumusunod sa datos at statistics na sinubmit sa amin noong mga panahong yun. Nang sarili din niyang administrasyon, nang sarili niyang DILG noon, at ng kasalukuyang DILG. Sir,
Okay, Amor. Ay, Marlon. Yes. Sir, kahapon sa gallery, yung nasa audience, they were cheering him on, malakpak pa nga, kumatawa, every mention ng mga bura. What do you feel about that? Actually, sino ba yung nasa gallery? Hindi ko alam eh. So, baka supporter, baka naman supporter niya, hindi ko alam. Supporter niya, empleyado ba ng Senado, kayo bang nandun? Hindi ko alam eh. Ulitin ko, sana wag tayong mamanhid na okay lang yan at normal yan. Kaya nga sang-ayon ako at tama, at kinatigan naman ng chair, si Senator Risa, sa kanyang pinoint out kahapon, na wag naman gawin yan dito sa Senado. Okay, Amor. Sir, pag under oath po ba, pag under oath po, sir, ano po yung implications ng laban bawi sa mga statements? Kasi for example, si former president kahapon, although sinabi niya na may death squad siya, later on, sinabi niya din dun sa hearing na hindi naman talaga death squad. So ano pong implications nun? Ang sinabi niya, hindi daw mga polis. Kung narinig ko ng tama. Mga gangster. Ang sinabi niya, wala daw reward. Ang sinabi niya, mga gusto lang talaga pumatay, kung naalala niyo. Opo, sir, may sinabi din po siya, medyo mas late pa na parang hindi naman death squad, basta alam ng tao na andyan ako. Parang may mga gano'n na vague na medyo naman, pagbawi. I don't think it's vague. Remember, kung gagawa ka ba ng sindikato, papangalanan mo ng crime syndicate? Kunyari, Mayan Crime Syndicate, yun ba talaga? O gagawin mo Paragon? Ayun, di ba, sir? Na kunwari lang. Di ba, tatawagin mo bang crime syndicate yun? Tatawagin mo bang death squad yun? Hindi, tanong yun. Kaya diba tinanong din, si Senator De Lima tinanong mismo, yan ba talaga ang pangalan? Ang sagot ay, hindi ko alam. So, yung death squad is a characterization. It's not a name. So, nung tinatanong marahil siya, ulitin ko ha, kinumunahan natin ating mga sarili, magandang basahin nga na walang emosyon eh. So, pag kinakarakterize na death squad, baka sabihin niya, hindi. Kasi, di ba, hindi naman death squad ang tawag doon. Tingin mo ba, manggagaling sa kanila yung pangalan na Davao death squad kung meron nga? Tingin mo ba, pag nami-meeting sila, may tarpaulin sa likod na nakalagay, third convention of DDS. Hindi naman siguro, di ba? So, when he was being asked, meron bang death squad? E di, hindi naman nila pinapangalanan ganun. Pero siya nga nag-initiate na magsabi siya na meron siya death squad. Pero sinabi din niya, di ba, na basta alam lang nilang nandyan ako. Yes. Walang ganun. So, again, because they were getting confused yesterday with nomenclature. So, pag tinanong, is there such a thing? Kaya niya sagutin ng no. Kasi wala naman talagang ganun na may pangalan siguro. Again, ha, don't be confused about... Meron daw pinatayin mo na may nakalagay na... Sabi sir na may death squad siya. And then when Senator Coco clarified, sabi, may sarili kayong hit squad, can you be very clear? Biglang sinabi niya, hindi naman death squad. Basta lang ng taon dyan ako. Kasi nga, again ha, hindi naman siguro kasi tinatawag. Dapat, imbis na ginamitan marahil ng pangalan, dinescribe. So, meron kayong mga tao. Di ba? Kasi, again ha, it's nomenclature. Pero dito na. Exact. O sinabi din niya na loose term mismo yun. Sir, okay, yeah. When the former president said that, he was using his legal acumen, knowing na pwede niya, yun yung way out niya. Oh, pero gusto ba niya ng way out? Di ba nga? Yeah, gusto niya. No. He could have said it more categorically. Agree, but probably at the right time too. Ulitin ko, marahil unang hakbang niya pa lang to. Alam mo, sa tagal kong kilala at nakita niyo na naging Pangulo si dating Pangulong Duterte, he tends to do things that you do not expect. Hindi ito yung normal na direksyon na inaasahan mo sa nagagawin. And I've also learned not to try to even predict it and to simply wait. Yes, ma'am. Sir, with all this confusion, any points of improvement for the next hearing po ng Blue Ribbon Subcommittee? Points of improvement. Again, this is the first time that a former president with his character
has ever appeared before any institution, either the House or the Senate, under oath. I think we have to give the committee members and the presiding officer some leeway. On improvements, ako kasi ganun eh, sorry ah. I'd rather take advantage of the presence of the resource persons than let the members deliver opening, long opening statements. Mas gusto ko marahil yan dahil nandun tayong lahat, nanonood tayong lahat, para pakinggan yung resource persons. In fact, medyo matagal-tagal bago nabigyan ng pagkakataon nga makapagsalita si dating Pangulong Duterte. Mas, kung sakasakali, mas malaking oras ang dapat bigay sa mga resource persons na magpahayag ng kanilang opinion o sumagot sa mga katanungan mula sa mga senador. Sir, dun sa nangyaring first hearing, sino ang tingin nyo mas prepared? Yung mga senador o yung resource person like si former President Duterte, ang observation na invade niya yung hearing? Lahat naman naghanda. I think the former president had a prepared statement, but as usual, he did not read it. Kung mapapansin mo, meron siyang papel, pero parang hindi naman niya binasa masyado. He simply quoted from it from time to time. Lahat naghanda sa pagdinig na yon. At para sa akin, ulitin ko ha, hindi para sa akin o sa atin ang husgahan yon, dahil alalahanin natin na nakapagbigay ang Senado ng oportunidad, venue at pagkakataon na magsalita ang dating Pangulo under oath patungkol sa EJK at patungkol sa kanyang drug war nung siya'y presidente. Malaking bagay na yan, malaking step forward na yan towards transparency and finding out yung punot dulo nitong EJK at war on drugs na to. Sandra. Sir, follow-up ko lang sinabi mo kanina na parang baka ka nga... Okay, sir. Baka nga, sabi mo, baka first step na ito. So, do you believe na baka sincere siya na gusto niya mag-take responsibility? Posible. Malay mo, hindi natin inaasahan. Malay mo, biglang mag-attend siya sa quad ko, mag-do naman yung part 2. Hindi natin alam eh. Again, ang kaibahan, ulitin ko ha, nag-press con siya, hindi ba, pagkatapos ng hearing. Pero ang pagkakaiba nga ng speech at press con sa nangyari kahapon, lahat ng sinabi niya kahapon ay pinanumpaan niya na totoo at pawang katotohanan lamang ayon sa kanyang personal na karanasan. As a lawyer, he knows the difference between the two. So sir, pwede bang i-take advantage ng ICC yung mga sinabi kahapon ni former President Duterte? Again, I have no idea about this ICC. I keep on reading about it, but no formal communication has been sent to me as Senate President. No formal communication has been sent to the Senate about that. And whatever I read about ICC is only from Filipinos who claim to be talking to them. Pero walang formal communication or letter from the ICC for me to actually make an educated evaluation of what they will do or where they are right now in the current situation. Paano kung dumating yung punto na formally i-request nila na mahingi yung mga documents? It is a public document. Again, kayo nga, bibigyan ko eh. Ede kung ayaw ko magbigay, ede ikaw na magbigay. Again, it's a public document. They can easily get access to it. We will most likely even put this in our website as part of transparency. So, there is no difficulty in obtaining that. And there is no issue regarding that. Okay, Sandra, and then Mayan. Yes, Sans. So, yung ano, kahapon, sinabi rin ni Senator Coco na parang next hearing daw unahin na lang yung mga victims. So, but at the same time, sinasabi ni President Duterte kahapon na tapusin na natin ito dahil yung kailangan pa daw niyang lumipad, ayaw niya magpabalik-balik. So, yung chance na baka hindi na siya babalik, eh, nandoon po. Nandoon, but it's not up for him to dictate the circumstances of the hearing. And I think Senator Coco made that clear yesterday. Di ba sabi niya, whether you like it or else, or words to that effect. Di ba, meaning, hindi para pagpasyahan niya yun. Ang nais ko lang sana, dahil nga tila naging issue ngayon. Sige, may mga ganyang pag-amin, sige, under oath. Pwedeng ko, bakit yung mga pulis ang may kaso at yung mga nasa taas na di umano nag-utos ay wala? So sana, yung mga biktima dahil... Okay, so yun ang bahagi sa presko ni Senate President Chis Escudero, mga kapatid. Oh, nabasa ko kay Liti Amok, ano na? Amok na? Okay.
lang naman kasi bumasi lang si Bro Wendell. Hindi. Tama, mag-ampo na lang ta, ayon kay Juicy Pirater. Dili na lang ta mu-appeal sa mga politika. Mag-focus na lang kita sa atong pagdipinsa bilang Katoliko. Mali po. Di nyo talaga lubos alam ang aral ng simbahang Katoliko kung kayo'y Katoliko. Pakisilip sa Catechism of the Catholic Church 1928. Ito'y kaugnay sa social responsibility natin. Catechism of the Catholic Church 1928. Society ensures social justice when it provides the conditions that allow the associations or individual to obtain what is their due according to their nature and their vocation. Social justice is linked to the common good and the exercise of authority. Sa sinabi ko na mga kapatid, pare man at obispo, sila'y bumubuto. Tayo, mga bumubuto din tayo, lalo na marapit ng eleksyon. Ang simbahan, meron tayong PPCRV, Paris Pastoral Council for Responsible Voting. So ibig sabihin, pare man, madre man, obispo man, mga laiko man, tayo yung mga Filipino citizens, ay may karapatan tayo na makialam sa isyo ng ating lipunan dahil responsibilidad natin yan bawat mamamayan. Di tayo tutol sa operasyon kontra droga, pero tutol tayo sa grabing patayan na nangyari. At lalo na kung maalala ninyo ang problema, may mga Katolikong pumapalakpak lang. Di po ba sabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kahit pare, obispo, barilin niyo. Asa media yan, isa na publiko niya yan. At pumapalakpak lang ang mga Katoliko at tuwang-tuwa talaga ang mga Katoliko kaugnay diyan. Sinong nakakahiya? Kundi niyo lubos talaga alam. At lalo na yung sabi niya sa mga bumoto sa kanya, kita-kita daw sa impyerno. Inulit niya yan sa hearing. Presidente ako. Nagagastos ako sa gobyerno. Bakit ako magbubuhay sa nang yan? Kung yung pera na ipapakain ko dyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga tao dyan sa walang bigat. So mas okay kung trabaho. Patayin sila kesa ipreso sila? Wala mo pakialam dyan sa kriminal, ma'am. So thank you for making that of record. Kung pakialam sa kriminal kung saan silang impernong gusto nilang pumunta. Well, Mr. Chair, for the record, You make your own history in this planet. Yes, Mr. Yun Chair. Yun ang gusto nilang mangyari, doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Well, Mr. Chair, wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayo mag-investigate. But doon tayo pupunta? Well, wala po akong ambisyon pumuntang impyerno pa. Iyon. sino sa inyo? Sasama? No? Sa kay Duterte patungong impyerno? Ha? Kaya, malinaw na inaamin talaga ni Duterte sa Senate hearing yung mga pangyayari. At sabi niya, siya lamang umano ang mananagot, wag lang yung mga pulis, dahil ang mga pulis nakakaawa umano. Ang tanong ngayon nitong pag-amin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, dito talaga masubok ang gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kaya ba niyang ipatupad ang batas laban sa gumawa at umamin
sa karumaldumal na krimen. Kung maalala natin, nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na di pwede ang ating bansa na magiging miyembro sa International Criminal Court kung ICC dahil gumagalaw daw umano ang hustisya ng ating bansa. Kaya kung hindi kailangan ang ICC dahil ito'y panghimasok lamang at gumagalaw ang hustisya ng ating bansa, kaya bang ipakita sa kasalukuyang administrasyon ngayon na gumagalaw nga ang hustisya sa pamamagitan ng pagsampa ng kaso at litisin ang dating presidente? Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa muli. Itong yun ko. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the God.